Miglam, shoutout mga ka-Lakers. Ito na mga chismusang usapan niya, yawan sa tanghalian. Kasama niyo ang DJ na maingay, boy ng Lakopi. Siya lang yung hindi sa tanghaling ito mga ka-Lakers. Ang pag-uusapan natin ngayon yung mga chismusang kapitbahay na wala ka namang ginagawa. Bakit ka pinag-chismisan sa kapitbahay kay kung saan-saan? Mga kapal na mukha, hindi naman natin alam kung bakit sila ganyan. Bakit nga ba may mga tao na kailangan pa nilang makitalam sa buhay na may buhay? Sobrang ingay ng kapitbahay ko kasi nga may construction na ginagawa. Pero tuloy pa rin tayo sa pagkukulak-kulak mga kadalakas. Ano mga balita sa inyo mga kadalakas kung bakit nga ba may mga taong gano'n? Wala ka namang ginagawa, pinag-chismisan ka buong araw, buong magdamag, umaga, tanghali, hapon at gabi. Kahit sa madaling araw, walang hiya. Bakit may gano'n? Minsan yung mga chismosa, minsan yung naninira sa'yo kamag-anak mo pa. Yung mga seriously, what the fuck are you doing? Meron ka kung saan ka man nakarating, pinag-chismisan ka, hindi ka pa nakaway ng bahay, nandoon na yung balita, nandoon na sa nanay at tatay mo. Magulat ka na kung bakit alam ng nanay at tatay mo na nandun ka sa lugar noon kagabi. Yung mga na ngayon po pag-uusapan natin ngayon, naranasan mo na bang pinag-chismisan ka nang hindi mo alam. Magugulat ka na lang dun sa barkada. Pagpunta mo, sinasabi ng barkada mo, oy, besh, sinabi ni ganito ganyan na dun ka raw kagabi natulog. Katabro si ganire, si ganito. My goodness, alam pa nila yung istorya ng buhay mo kahit wala ka namang ginagawa ang masama. Ang tingin sa'yo ng mga taong mga walang kwenta, yung mga bunganga, ang sama-sama mong tao, yung tipong kahit sobrang bait mo na sa bahay nyo, kung ano yung kinakain nyo, kinakain na kapitbahay mo, ang problema, sinisiraan ka sa maraming tao. Pinag-chismisan ka buong araw, buong taon. My God, kung may ranggo lang sana ang mga chismosa, hiniral na sana yung mga kapitbahay mo. Hiniral na sana sila. My goodness, this is it, Transit Malabon. Pinatatawaan sa sabi kong ito. Wala akong pinatatawaan sa mga salita kong to. Ito po'y bato-bato sa langit. Pagtawaan, Pancit Malabon. Bakit nga ba may mga tao ganun mga kadalakas noon na kahit wala ka namang ginagawang masama, pinakisismisan ka, sinisiraan ka. Kapag may kasama kang lalaki na ganito, nakipag-holding hands ka, my goodness, masama na kagad ang tingin sa'yo, malandi na o kaladkaring babae. Hindi naman sa ganun. Nakipag-holding hands ka, normal yan kapag nasa Maynila ka. Pero pag doon ka sa lugar namin sa probinsya, my goodness, chismis ang labas sa'yo, my goodness. Pag-chismisan ka ng buong barangay at buong barkada, yung tipong pag-uwi mo, hindi mo lang pinansin yung barkada o kapitbahay mo, ang tingin sa'yo mayabang na. Sabihin sa'yo, wow, feeling social, feeling mayaman, wow, hindi kami nagbabago, umiiwas lang kami sa mga plastic na tao. Naintindihan nyo ba yon? Mahirap bang intindihin yung mga kadamlapers, ha? Bakit ganon? Kapag bibigyan mo ng isang pinggan na biskwit, sabihin agad sa'yo, tatlong taro yung nauwi galing Maynila, tapos isang plato lang ibibigay sa amin. Ganon! May mga ganon tao! Wow, yabit nyo! May ganon mga kadalakas! May ganon! May ganon talaga! May ganon mga kadalakas! Tapos, kapag hindi mo naman bibigyan ng biskwit, kapag bumili ka ng tatlong taro, kapag hindi mo binigyan, sabihin, ah, kahit mo lang isang maliit na pinggan o kahit tatlong piraso lang ng biskwit, di tayo bibigyan, tatlong taro yun, ang damot man. Ganon! Ganon niya sabihin nila. Wow, lapit nyo. Kayo kaya magtrabaho dito sa Maynila o kahit saang lugar, no? Tapos pag uwi, gaganyanin namin kayo, matutuwa kayo. Hindi, lapit mo. Grabe ka. Grabe kayo. Kala nyo kung sino kayo, hindi kami nagtrabaho sa malayong lugar para sa inyo. Nagtrabaho kami para sa pamilya at may magandang kinabukasan. Yung pamilya at anak namin, yung mga titungo sa kayo, lapit nyo. Grabe kayo. May mga ganun tao. Kapag galing kasi mga bansya, hindi ako sa akamang lugar, sa akamang old, dapat yung bansya galing. Pag-uwi mo kapag may mga gold ka dito, may meron ka dito, may meron ka dito sa kamay, sabihin sa agad sa'yo, wow, piling mayaman, naka-abroad lang, mayaman na, mayabang na. Hindi mayabang tawag yun. Ang tawag mo is self-confidence. Wow, self-confidence, lapit mo. Nakapitan mo ka, weya. Lapit mo. Lupit niyo. Yung mga tao niyo, kung ano yung nakikita niyo, binibili nila, kung ano yung nakikita niyo, makasabit sa kanilang katawan, wala na kayo doon, labas na kayo, at wala kayong pakialam. Ha? Pinaghirapan nila yan. Pinagtatrabahuan, hindi katulad niyo, nag-aantay lang na parang si Juan, matabak yung mayakas, mahulog yung guwapa sa kanyang kakainin. Wow, walang ganun. Yung namalit, nakalipad ng mata, sikaw. Ang tamad-tamad mo eh, palamunin. No? Bakit nga ba? Yung mga taong kilamira, mga chismosa, mas alam pa nila yung kwento ng buhay mo kaysa kwento ng buhay nila.
Pwede ba? Napapagod kami. Pwede bang sa buhay nyo naman ang pakialaman nyo? I-chismis nyo sarili nyo sa ibang tao. Para maramdaman nyo kung gaano kasakit ang ipag-chismisan nang hindi naman totoo yung mga sinasabi at malabas sa mga bibig. Sa mga pangalan namin, sikat na sikat kami sa lugar namin. Kung kahit saan nakarating ko, kahit kanino na nakarating yung mga pangalan namin. Oy, si Buidan lang official, napakagwapo, napakapisoy, napakamabait at matulungin. Wow! What the fuck? Yun dapat sana kay Chismis, oh. Berlaga! May mga ganun tao talaga, nagigigil ako sa inyo. Nagigigil ako sa inyo. Bakit nga ba may mga taong ganyan? Tandaan po natin, hindi kompleto ang barangay mo kapag wala kang kapitbahay na chismosa. Hindi kompleto ang lugar. Hindi matatawag na lugar yan kapag walang chismosa. Diba? Lahat naman siguro ng lugar. Walang barangay na walang chismosa. Tulad ng sinasabi ko, masipang dumaan sa daan na maraming aso kaya doon sa eskinitang maraming chismosa. Seriously, what the fuck are you doing? Masipang dumaan doon sa may aso na maraming sa daan kaya doon sa eskinita na maraming mga chismosa na kakabang sa'yo. No? Makita ka lang sa FB. May ka-holding hands, may kayakap na lalaki. Kahit challenge lang. Wow! Sabihin na gano'n, hala, di ba may boyfriend yan? Eh, bakit meron na siya ibang kasama? Wow! Wow! Galing mo! Galing mo! Kailan mo yung pagkatao ko? Kailan mo? Wow! Lapit mo! Lapit mo! Ikaw na! Matis mo sa mga kanilaki, wapo natin pansinin kung ano pong mga sinasabi nila. Dapat patuloy ka lang sa buhay mo, patuloy ka lang sa pangarap mo para sa magandang kinabukasan ng pamilya mo. Huwag mong intindihin yung mga sinasabi ng mga tao tungkol sa'yo. Kung yung paninira, pangungutsa sa'yo, kung sabihin silang pangit ka, kung sinasabi sa'yo ng mga hindi maganda ka, tumano, mataba ka, wala kang talinggo, wala kang marating sa buhay, huwag kang maniwala sa kanila. Dahil paniniwalaan mo ang sarili mo mismo. Dahil kapag nadapa ka, hindi sila tutulong sa'yo, tatawa lang yan. Ang ibig sabihin ng loan na dapat tumayo ka sa sarili mong paa. Huwag mong look down yourself, put in your up in yourself, pastilan. Huwag kang maniwala sa mga sinasabi o bagkos, paniwalaan mo yung sarili at talento na mayroon ka sa sarili mo. Dahil barang araw, yung talento na mayroon ka, yung tiwala at pagmamahal mo sa sarili mo, yan ang magdadala sa'yo sa tagumpay at magandang kinabukasan para yung pamilya mo umasinso ng umasinso. Yung mga taong naninira sa'yo, pilit niyang iniiwanan ng mga panahon, napaglipasan na niya ng panahon. Hanggang darating yung araw, ikaw nang umasinso na, yumayaman ka na, sila nananatili pa rin sa pagiging chismosa. Na kumakapit yan sa patalim. Ano yung patalim? 5-6, hindi 5-6, otang. Pag utang, biyaya. Pag siningil, yan. Matigas ang lolo. Matigas, singilin. Sila pa yung galit. Wow, sabihin sa'yo, eh di mag-abot tayo sa barangay. Ipapabarangay mo ako. Wow! Kayo na nga yung nangungutang mga chismosa kayo. Kayo pa yung galit. Wow! Ano yun? Ikaw na nga yung kabit. Ikaw pa yung galit. Wow! Gusto ba ikaw na yung tama? Ikaw na! So yun, maraming salamat mga kadalakers at natapos na marating topic ngayon na chismosa ang pag-uusapan niyo. Yawan sa tanghalian, kasawa niyo si Buyan Lakupisya! Yan, maraming salamat mga kadalakers. What the fuck? Sa lahat ng mga OFW dyan, na saludo po ko sa inyo. Ingat po kayo lagi dyan kung saan man kayo sa mundong to. Maniwala at manalig na sa Panginoong Diyos. At huwag makalimot magpasalamat sa blessings na natanggap natin sa araw-araw. Sobrang ingat talaga ng paligid ko. Huwag nyo rin tindihin yan. Ayan, at sa lahat po na nasalanta ng Bagyo Ulysses, ingat po kayo lagi. Inbangon po tayo. Kaya natin yan. Magpagsubok lamang yan. Manalig na sa Panginoong Diyos. At lagi kong sinasabi, small YouTubers, God bears. I love you, loves. Nimar. Ingat kayo lagi dyan, loves. Thank you.